It is the variegated Ficus triangularis. It belongs to Marsay family. In its country of origin, it's said to be South Africa. It is called triangularis. That's because the plant's leaves are triangular. Another one of its name that are commonly used is variegated Ficus triangularis. Its leaves are of green and yellow color, with green in the middle and cream yellow in the border of the leaves. In each and every leaf is of different size. It can be planted in the garden as well and in one's house, but if it is planted in the house, then at least a fat of 3 inches or more should be used. It reaches a height of 3 meters and cover a maximum area of 26 foot square. Ficus triangularis variegate care is of utmost importance for the plant to survive. It doesn't need that much maintenance, but the amount of water, light, temperature, fertilizer, and humidity that aforementioned is crucial for Ficus propagation. This plant requires a lot of humidity to thrive, especially when the plant is small and its early ages. It is preferred to put the plant in a humidity dome. Hello po. Ngayon po ay itatanim natin ang variegated triangularis na minarkot natin last February. Ngayon po ay February. March, April, May, June. Mahigit tatlong buwan ko siyang hindi kinat sa mother plant para sure na siya ay madaming roots. Sana nga madaming roots. Pero, buhay na siya. Kasi ito, nawalan po siya ng dahon. Mga 1 month after ko imarkot, din akala ko na matay yung sanga niya, yung iminarkot ko. Then, sa pa-second month, nakita ko unti-unti, meron siyang mga dahon at ayan na. Madami na siyang dahon ulit. Itatanim natin siya sa pot. Sa pag-markot, ginamit ko po ay ang rooting ball. Napakadali pong gamitin ang rooting ball. At reusable siya kasi after dito, kapag natanggal natin, magagamit pa ulit natin siya sa pag-markot ng ibang cuttings. Tatanim natin siya sa paso. Ayan. Madali lang siya gamitin kasi ito, mayroon lang siyang clip. Pero para sure na matibay, yung 4 na sulok, may buta siya na pwedeng lagyan ng tali para sure na hindi kakalas. Pero hindi ko naman naginamit yung lagayan ng tali. Clip lang ang ginamit ko, okay na siya. Buksan natin. Sana madaming roots. Ay, dinilig ko kasi siya kagabi. Hindi tuloy halata yung roots. Pero ayan, meron siyang roots. Yan. Basa kasi siya. Nakakatuwa kasi successful yung markot ko. Kapag ganitong bagong tanim, huwag muna nating ilalagay siya direct sunlight. Sa shade muna. Then, kapag nakita natin na may mga panibagong dahon ulit, pwede na natin ilagay sa direct sunlight. Siguro mga after 1 month. Yeah. Dalawa lang po yung natry ko. Kaya ngayon, siguro by Saturday, magmamarko tayo ng mas madaming sanga kasi successful naman ang ating unang testing. Dalawa lang kasi yung una kong ginawa. Yung medium na ginamit ko ay kokopit na may rice hull. Then, yung mga 1 week na pagdidilig ko, yung tubig na ginamit ko sa pagdidilig, sinasamahan ko siya ng rooting hormone. Liquid rooting hormone ay hinahalo sa pandilig. Ayan siya.
first time ko kasi mag-markot, hindi ko siya napuno masyado. Kaya may space doon. Pero dapat punong-puno, punong-puno yung cuttings. Ay, sorry. Punong-puno yung rooting ball, hindi yung cuttings. Dapat punong-puno na medium ang rooting ball. Para sealed na sealed siya. May dalawa na tayong panibagong halaman na variegated triangularis. Sana mabilis silang lumaki. Sa shade muna natin siya ilalagay. Dilig araw-araw. Then, after a month, pwede na siyang ilagay direct sunlight.